pribilehiyo ng senior citizens katulad ng mga diskwento sa gamot at pampublikong sasakyan, marami pa rin tanong ang nais mabigyan ng linaw. Meron nga din parusa para po sa mga senior citizens na nag-violate. For example po, may mga senior citizens na bumibili, for example, ng bulk na medicines, okay, para itinda rin. So, bawal po yan. At Ms. Emily, bukod sa diskwento sa pamasahe at gamot, na mas pamilyar, no, yung taong bayan na ibinibigay sa senior citizens, ano pa yung ibang benepisyo na nakasaad sa batas? So, maliban po sa pamasahe at sa mga gamot, mayroon pa pong mga ibang nabanggit po, no, doon po sa batas. Mm-hmm. Katulad po ng diskwento rin po sa lodging, sa restaurants, then pati po sa mga amusement centers, kasama din po, may 20% discount din po yon. Okay. Pati yung sa mga professional fees ng mga doktor, mga dentista, di ba kasama rin yon? At VAT exempt din sila, tama ba? Tama po, ma'am. Does it differ though from place to place? Like halimbawa, in Metro Manila as opposed to sa probinsya, magkaiba ba yung mga diskwento or across the board dapat pare-pareho? Pare-pareho po, ma'am. Mm-hmm. Ang difference lang po kapag private hospital or clinics, dun po nag-a-apply yung 20% discount. Okay. Pero kapag sa government hospitals or mga government clinics, yun po yung libre. So, Ms. Emily, may limit din ba sa prescription medicines? Usually po yung piniprescribe po ng doctor ay for 1 month consumption. Okay. Kasi isa din po sa mga reasons ay para din ma-monitor yung pag-take ng gamot ng isang senior citizen. Though may mga ilan pong pharmaceutical drugstore na inaalaw kasi lalo po kung malalayo yung mga senior citizen. So, depende na rin po kung talagang maintenance medicines na po yun ang senior citizen, inaalaw naman po. Okay. At hindi lahat, no, ng medication ay binibigyan ng discount? Opo, tama po. Sa batas po natin ay pina-clarify po na dapat po yung gamot ay for the diagnose, treatment, cure, and prevention po ng disease. Okay, so automatic ba yon kapag 60 years old na? Yes, ay po. Entitled na kaagad sa mga benefits na ito or kailangan muna nila kumuha ng senior citizen's ID? As a matter of law, automatic po dapat. Mm-hmm. Pero syempre, kailangan po natin i-qualify na syempre, kapag i-invoke mo yung entitlement mo doon sa benefits, kailangan may maipakita pong pruweba. Mm-hmm. So, isa po sa mga pruweba na ipinapakita po ng ating mga senior citizens ay yung ini-issue po na ID, no? Yung tinatawag po natin na OSCA-issued ID. Okay. Pero hindi lang naman po yun yung mga supporting document or supporting ID na po pwedeng maipakita. Pwede rin po yung passport. Mm-hmm. Pwede rin naman po yung ibang mga dokumento na makakapagpatunay na siya po ay senior citizen na. Ah, okay. So, kahit wala pa siyang ID, yung senior citizen's ID, pwede na niyang ma-enjoy yung mga benefits. Pero paano po ba kumuha ng senior citizen's ID? Sa bawat LGU po, munisipyo man yan or syudad, mayroon po tayong tinatawag na Office of Senior Citizens Affairs na kung saan isa po sa mga gawain nila ay yung mag-issue ng ID. Okay. So, personal appearance to or hindi to pwede gawin online? Sa kasalukuyan po, ang pagkakaalam po ay personal appearance. Mayroon pong like bedridden, wala nang kakayanan, pwede naman po silang magpadala ng representative para kumuha ng ID. So, attorney, sa ngayon, no, marami na rin mga foreign nationals ang nagre-retire dito sa bansa natin. Kasama rin ba, covered din ba yung mga foreign senior citizens that are now living in the Philippines? Unfortunately, hindi po sila in-include ng batas. Okay. No, ang nakasaad po sa batas natin, Filipino senior citizens lamang po. Pero sa IRR po ng batas, in-include po yung mga dual citizens. Okay. As long as makapag-provide po sila ng pruweba na sila po ay dual citizen and at the same time, 6 months na po silang residente ng Pilipinas. Okay, meron bang cap yung or limit dun sa ma-enjoy na discounts ang isang senior citizen? Ang pinaprovide po ng batas ay 20% discount. Mm-hmm. Pero yun po ay minimum lamang. Nasa establishment po or kung sino mang agency or kung ano mang
business outlet kung okay. itataas nila yung 20% discount. Pero yung sa batas po, 20% po yung minimum. Okay, so hindi pwedeng bumaba sa 20%. Okay. Attorney, balikan natin no, yung 20% discount. Lahat ba ng produkto at serbisyo ay pwedeng patawan ng diskwentong ito or meron bang mga hindi kasama? Ilalim po ng batas ng senior citizens ay limitado lang po yung mga goods and services okay. na may 20% discount. Inilista po ng batas doon kung ano-ano po yun. Actually, nabanggit niyo na po kanina yung iba, yung sa transportation, mm-hmm. sa medical services. Yung mga cigarette products, hindi yan kasama sa mga nabibigyan ng discount. Hindi tama? Po kasi ang isinama po ng batas natin ay mga prime or basic commodities lamang po. Basic commodities. And of course, to promote also yung welfare and health. Yes. Tama ho ba, Ms. Emily? Yes po. Sudan ko lang po yung nabanggit ni attorney. Actually po, 5% discount lang po yung sa basic necessities in prime commodities po. So, doon po sa mga, of course, yung rice, yung mga cooking oil, lahat ng mga panluto, kasama po yan. Then, doon po sa prime commodities, kasama na rin po yung mga construction materials, pati LPG. Pero yung LPG dapat 11 kilograms for 5 months. Kasi tinitingnan nila yung consumption lang talaga ng isang senior citizen. Then maliban po yan yung mga agri and poultry supplies, discounted mm-hmm. na rin po. So may listahan po kung marami actually na listahan na nilabas po yung DTI, yun pong DSWD, Department of Agriculture. So yung mga involved po dito na agencies sa implementation ng batas, naglabas po sila ng JMC na kung saan nandun po lahat ng mga may 5% discount. And at the same time po, kailangan lang din sigurong i-consider kasi mayroon din pong limit per week. Okay. So sa isang senior citizens, dapat po ay 1,350 per week kasi kapag lumagpas doon, ibig sabihin hindi na siguro consumption ng anong senior citizen. So parang ano na rin po na-violate na rin yung batas. So dapat senior citizens consumption lang. Okay, pag-usapan natin yung mga violations na yan in just a bit. Pero pag-usapan muna natin no, yung maaari bang gamitin ang iba't ibang diskwento ng senior citizen sa iisang transaksyon. So halimbawa, yung pagkakaroon din yan ng PWD discount. Pwede ba yun ipagsama sa iisang bill? Unfortunately, hindi po. Ah, hindi. Mm-hmm. Nasa implementing rules po nung batas na pipili lamang po yung senior citizen mm-hmm. or yung PWD kung ano pong discount yung gagamitin niya. Kung discount as a senior citizen or mm-hmm. discount as a PWD. Okay, the same also goes pag kunwari naka-promo or naka-sale yung isang item, no? Opo, bawal po ang double discount. Okay. Ano naman po yung agreement sa dagdag na 5% discount sa bill ng tubig at kuryente? Ay, yes po. 5% discount po kapag po ang consumption po ng tubig ay nasa 30 cubic meters. Mm. Then kapag naman po sa kuryente ay dapat hindi lalagpas sa 100 cubic meters. So dapat nakapangalan po yung metro sa isang senior citizen. Sa senior citizens. Okay, so attorney, meron din bang parusa ang mga establishment kung hindi sila magbibigay ng discounts at iba pang benepisyo para sa senior citizens? Sa batas po natin, kapag ang nag-violate po nung Senior Citizens Act ay isang corporation, yung magiging liable po ay yung mga corporate officers. Okay. So kung ano po yung nilatag doon na parusa, halimbawa po, hindi bababa ng 2 taon na pagkakakulong at hindi tatataas ng 6 na taon, 100,000. For the first offense. Opo. And then tataas ng tataas yun. Tama ho ba? For succeeding offenses po, tumataas po siya. Okay, pero if yung corporations ay may liability, yung mga senior citizens din ay meron din silang responsibility. Mm-hmm. So if proven na, you know, they violated or they abused yung binibigay sa kanila na privileges, like what are some examples of abuse of privilege at ano yung mga parusa para dito? So same din po doon sa mga establishments, mayroon nga din parusa para po sa mga senior citizens na nag-violate. For example mm-hmm. po, may mga senior citizens na bumibili, for example, ng bulk na medicines okay. para itinda rin. So bawal po yan.
So, pinagbabawal po yan ng batas. So, tapos kung bumibili din po sila ng mga, for example, assistive devices mm-hmm. na hindi naman sila yung gagamit, okay. So, bawal din po yan kasi dapat sa senior citizens. Pero kung mga assistive devices pala kasi mayroon naman batas para sa mga persons with disabilities, mm-hmm. kahit hindi pa senior citizens, pwede rin po na okay. makapag-discount po ng 20%. Okay, pero paano po ba? Meron po bang like kulong bayan, multa? Ano po ba yung mga penalties doon for individuals that abuse the privilege? Same with the establishments. Mayroon din pong penalty, cash, like 50,000 pesos also. And also, pwede rin po silang makulong. Oh, wow. Patulad po ng mga establishments. So, dapat mag-ingat tayo, no? Not to abuse our privilege.